Hello, Church. Hello, everyone who's watching us right now, here at the official page of Lagro United Methodist Church Philippines. Welcome to our segment, Hymns from the Heart. Hello, everyone. Yes, here we are going to feature church hymns and sacred songs with the heartwarming stories behind them and the inspiring stories of the men and women who wrote them. So that they may not remain as mere hymns we have learned to sing in church, but as hymns from the heart. This is Tito Arnel. And this is Levi. Join us in this segment, Hymns from the Heart. Our feature song for today is not really a very old hymn. This is more of a gospel song that has been included in the 1989 The United Methodist Hymnal. It's Precious Lord, Take My Hand. This song has been written in 1932 by Thomas Dersey, who has been known later as the father of black gospel music. Dersey was born in Georgia. His father was a Baptist preacher and his mother a piano teacher. Known as the father of black gospel music, Dersey combined African-American church hymns such as those by Methodist minister Charles A. Tindley with blues and jazz. This worldly combination was not without controversy at first, but set the tone for gospel music for decades to come. Showbiz itong si Thomas Dersey eh. Ipinanganak siya sa Villa Rica, Georgia. Pero lumaki siya sa Atlanta mula noong 5 years old siya at doon niya natutunan ang musical sound of blues. Lumipat siya sa Chicago noong 1915 at nag-aral siya sa Chicago College of Composition and Arranging at nagsimula siyang tumugtog sa mga nightclubs. May parang screen name pa siyang gamit noon. Georgia Tom, Texas Tommy, and Barrel House Tom. At tumugtog din siya sa rent parties. Mga house parties yon noong mga 1930s sa Chicago kung saan ang mga tenants ay nag-hire ng musician o band para tumugtog sa party. Then, pass the hat para makaraise ng pambayad sa renta. The rent party played a major role in the development of jazz and blues music. Aba, magandang idea yan ha. Pero wag po muna ngayong may GCQ pa tayo. Bawal muna mag-party o mass gathering. Anyways, to continue, si Thomas Dersey ang nagbuo ng The Wildcats Jazz Band to play for Ma Rainey, the Queen of Blues during the time in 1925. Ang kanyang naging wife na si Nettie ang tagapamahala ng wardrobe ni Rainey. Pero noong 1926, nagkasakit ang malubha si Dersey. One night, on stage, Dersey noticed an unsteadiness in his playing hanggang lumala ito at hindi na siya makapractice, makapagsulat o makadugtog. Tumagal yon ng 2 taon at walang nagawa ang mga doktor. At naisip na din niyang magpakamatay. Ngunit naging daan yon upang seryosohin niya ang kanyang pananampalataya sa tulong na din ni Bishop Haley, ang kanyang naging spiritual counselor at ng nanay din niya na siyang nagko-convince sa kanyang mag-serve kay Lord.
ipinasya niyang mag-serve kay Lord. Sinimulan niyang mag-develop ng sacred songs based on secular blues. Nahirapan siya nung una dahil hindi tanggap ng mga simbahan ang blues music. Hindi daw makalangit. Pero unti-unti, may simbahan ding tumanggap sa kanyang music. He was converted in 1928 and became active in Pilgrim Baptist Church in Chicago. Beginning in 1932, he served as the church's choir director for 40 years. Of his 1,000 musical works, at least 200 were gospel songs. He promoted the gospel song through the formation of the National Association of Gospel Choirs and Choruses, serving as the organization's president. Black musicians during the pre-civil rights era often formed their own publishing companies in order to make their music available. He began the Thomas A. Dorsey Gospel Song Music Publishing Company, a publisher of inexpensive gospel blues music. Ang tanong ulit, paano niya ba naisulat ang feature song natin ngayon? Noong 1932 daw, 32 years old siya at kakakasal pa lang. Nakatira sila ng asawa niyang si Nettie sa isang maliit na apartment sa Chicago Southside. Isang mainit na hapon ng Agosto, kailangan niyang pumunta ng St. Louis dahil siya ang magiging featured soloist sa isang malaking revival meeting. Ayaw niya daw sana. Kabuanan na kasi ng kanyang asawa sa kanilang panganay, pero maraming umaasang makita siya sa St. Louis. Sa katarikan ng araw sa St. Louis, pinakanta siya ng mga tao ng paulit-ulit. Nang makaupo na siya, may isang messenger boy ang lumapit sa kanya na may dalang Western Union telegram. Nung punitin niya para buksan, nakadikit sa kulay dilaw na papel ang ganito: "Your wife just died. She was 25. When he returned, he learned that his wife gave birth to a baby boy. He swung between grief and joy. Yet that night, their baby died. He buried Nettie and their baby in the same casket. Nalugmok siya. Maraming araw niyang itinago ang sarili dahil parang walang hustisya ang Diyos sa kanya. Ayaw na niyang maglingkod o gumawa pa ng mga gospel songs. Babalik na lang daw siya sa dating mundo ng jazz. Pero even in his grief, he felt everyone was kind to him, especially yung friend niyang si Professor Fry, na parang alam kung ano ang kailangan niya. On the following Saturday evening, he took Dorsey up to the Malone's Poro College, a neighborhood business and music school. Tahimik sa kwarto. Naupo siya sa may piano at dahan-dahan lumapat ang kanyang mga kamay sa mga teklado. Dorsey remembered an old pentatonic melody from his Sunday school days, Maitland, by George Allen, paired with the text, "Must Jesus Bear the Cross Alone?" Arranging this tune and adding his own words, "Precious Lord," became the most famous of his many gospel songs. He gave the song to Fry, who introduced it to the choir at Atlanta's Ebenezer Baptist Church the next Sunday, an event that Dorsey later remarked tore up the church. Martin Luther King Sr. was the pastor of Ebenezer at this time, beginning his ministry there in 1931. The three stanzas capture the grief not only of Dorsey, but also of anyone who have suffered significant loss. The opening line of stanza 1, "Precious Lord, take my hand," ipinapakita ang isang suffering soul na humihingi ng saklolo. Tinatanggap niya na umabot na siya sa dulo ng kanyang pisi.
I'm tired. I'm weak. I'm worn. Perhaps Dorsey was referring to Matthew 8:23-27, the narrative where Christ stills the storm when he added the third line, "Through the storm, through the night, lead me on to the light." At sa huling linya, "Take my hand, precious Lord, lead me home." Ang tao sa pusong pagkitiwala sa paghawak ng Diyos sa ating kamay, pag-alalay patungo sa Kanya. Kapatid, kumusta ka ngayon? Bigo at wasak ka din ba ngayon? Nais hawakan ng Diyos ang iyong mga kamay ngayon. Huwag ka nang mag-atubiling tumawag sa Kanya ngayon. Amen! Kaya halina at sama-sama nating awitin ang feature song sa araw na ito. Precious Lord, take my hand. Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, and lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord. Thank you for joining us today. But before we go, we have an important announcement to make. Beginning this August, we are moving to a new time slot. Starting next week, you can view us on Wednesday nights at 6:30 p.m. right before our online midweek prayer service at 7 p.m. Don't forget, Hymns from the Heart
will air at 6:30 p.m. every Wednesday thereafter. Again, thank you for joining us today. This has been Tito Arnel. And Levy here. And this is Hymns from the Heart, a production of the Communications and Web Ministry of Laguerre United Methodist Church.